itong show ko niyan, delikado ang lagay ng anak ko. Huli na po, Daddy. Magsisisi na po siya. Nakuha ko ang perlas. Tumaya ka sa kasunduan natin, Pablo. Sana pinanindigan mo. Niloloko mo ba ako? We cannot just expel a student because of another student's story. Kaya po nandyan si Miss Suarez. I'm sure pag ikaw ang tatanungin, pagtatakpan mo si Aryana. Hindi sila magtatagumpay sa balak nila. Bilang reyna, kailangan kong gumawa ng sakripisyo para tuluyan ng maputol ang kahibangan ni Neptuna. Tatanawin kong malaking utang ng loob ang lahat ng kabutihan ginawa ko sa akin. Yung iyon na ang pelas na yun, Aryana. Pwede po ba ako lumungoy? Kahit sandali lang po. Aryana, sandali! Sasamahan kita! Sana nung pa ako naniniwala sa'yo, Ofelia. Matagal ko na sana naibigay kay Aryana ang matagal na niyang inihintay. Ang magkaroon ng isang kumpletong pamilya. Pagkatapos ano, Victor? Paano ang pamilya mo? Pero, tumira rin ang sikreto mo ngayon. Hindi mo kami pwedeng pakilala sa mga tao at paglaban. Ofelia, paninindigan ko kayo ni Aryana. Ilang taong kong ipinagkait kay Aryana ang buhay na dapat na meron siya. Pagbalik na pagbalik ko sa Maynila, sasabihin ko agad to kay Mama. Tatanggapin niya si Aryana na buong puso. Sasabihin mo na sa kanya tungkol sa pagkatao ni Aryana? Kailangan niya malaman ang lahat. Pero, paano kasama mo? Ang anak mo? Sasabihin ko kay Stella at kay Megan na anak ko si Aryana. Pero hindi pa nila kailangan malaman na si Rena si Aryana. Ina, ano pong nangyayari? Bakit kayo nagpatawag ng pagpupulong? May mahalaga akong sasabihin sa lahat. Nag-aalala pa rin ako, Victor, eh. Alam ko na hindi matatanggap ng asawa at anak ko si Aryana. Noong una na hindi ka naniwala ang anak mo nga si Aryana, hindi ko na siya pinagpilitan sa'yo. Ayokong guloy ng buhay mo at ang bago mong pamilya. Dahil sila na ang legal na pamilya mo ngayon. Ang isa pa, kapag binaglaban ko ang karapatan ko, alam kong guguluhin din ang buhay namin ni Aryana. Hindi lingid sa inyo kung paano ko itinama ang pagkakamali ng aking anak na si Neptuna. Kahit marami ang tutol, ipinagkaloob ko ang mahiwagang perlas sa Tagalupa na sinubukan namang bawiin ni Barakuda. Ang akala ko, pagkatapos ng nangyari sa kanya, ay matututo na siya. Pero marami pa rin sa inyo ang nagbabalak na bawiin ang mahiwagang perlas. Ofelia, kahit hindi na tayo kasal, anak ko pa rin si Aryana. Kaya paglabas ni Megan sa ospital, sasabihin ko na sa kanila ang totoo. Ipapaliwanag ko na. Pero hindi pa rin nila matatanggap. Wala naman silang makagawa kundi tanggapin si Aryana. Malaking gulo na naman to. Alam ko. Pero kailangan lang matutunan tanggapin ang lahat. Mananatili ang perlas sa Tagalupa. At ang sino mang maghangad bawi nito at pumunta sa lupa ay mapaparusahan. Wala akong patatawarin. Wala akong palalagpasin. Kahit pa sarili kong anak. Payagan mo lang sana eh. Gusto kong bumawi kay Aryana. Mahigit 10 taon ako nagkulang bilang ama. Marami siya mga bagay na hindi naranasan dahil wala ako sa tabi niya. Daddy, kung may pagkukulang man po sa buhay ko, sa mga taon na hindi ko po kayo nakasama, maaring mga material na bagay lang po yun. Pero hindi ko rin naman po naramdaman yun eh. Kasi po,
Busog na po ako sa pagmamahal ng mami ko, ni Kuya Andoy at ni Lola Antonia. Anak, kaya mo sana akong ibigay sa iyo ang isang maginawang buhay na ipinagkait ko sa iyo na ilang taon. Alam kong hindi naman importante sa iyo ngayon yun, pero para sa akin na lang. Para sa ikatatahimik ko. Doon man lang, makabawi ako sa iyo. Kung ano man ang meron si Megan, dapat meron ka rin. Dahil pareho ko kayong anak. Anong ibig sabihin ito, Ina? Alam ko na ang lahat, Neptuna. Alam ko hindi mo pa rin kinakalimutan ang kahibangan mo kay Aryana. Alam ko gusto mo pa rin siyang makuha at makita. Kaya nakipagkasundo ka ng sikreto sa mga rebelding siyokoy. Gusto ko lang maibalik ang perla sa kaharian. Dahil gusto mo maging sirena habang buhay si Aryana, hindi ba? Kailan mo matatanggap, Neptuna, na tagalupa si Aryana? Hindi siya kailanman magiging sirena. Kaya mananatili kay Aryana ang mahiwagang perlas. At sino mang mapalitaan kong nagbabalak pumunta sa lupa ay mananagot sa akin. At ipakukulo ko ng habang buhay sa kuweba ng kawalan. Kuweba ng kawalan? Kawalan ng pag-asa. Kawalan ng kaligayahan. Kawalan ng kalayaan. Walang kawala sa kuweba ng kawalan. Ang kuweba ng kawalan, ang hantungan ng mga siyokoy at sirenang malaki ang pagkakasala. Ito ang bilangguan ng mga dapat pinarurusahan ng habang buhay. Dahil sa kuweba ng kawalan, walang nakakatakas, walang nakakalabas ng buhay. Pero para sa kanila, ang kamatayan ay nangangahulugang paglaya sa kalunos-lunos na kalagayan nila sa kuweba. Hindi mo magagawa sa akin to, Ina! Minsan na kitang pinarusahan. Pero hindi ka natuto. Hindi nagigisapat ang parusa mo para ikaw ay magbago. Kapag hinadlangan niyo ang kagustuhan ko, magpapakamatay ako. Ikaw ang bahala, Neptuna. Ikaw ang mamimili ng iyong kapalaran. Kamatayan o kuweba ng kawalan. Hawa ko ang kapalaran ko, Ina. Ang pipiliin ko. Wala sa dalawa. Lalaban ako! Ako sa nagawa kong kasalanan. Nagkamali ako nung muli kong tinangkampawin ang pera sa Tagalupa. Nakahanda po ako sa inyong parusa. Traitor! Duwag! Ano, Ina? Kaya mo po ba akong ipatapos sa kuweba ng kawalan? Kaya ko ba?
Gusto kong bumawi kay Aryana. Gusto kong maipakita at maipadama sa kanya ang pagiging mabuting ama. Pero paano kong gagawin yun nang hindi ko sinasaktan ang legal kong pamilya? May expel si Aryana sa St. John? O edi makakabalik niya sa Dolores. Yun naman ang gusto mo eh. Oo, gusto kong makasama si Aryana. Para malayo na siya kay Hubert, kay Adrian. Pero ayoko naman ma-expel siya, kuya. Titising ko na lang yung nararamdaman kong selos. Huwag lang siya matanggal sa St. John. Dox! Ay, maganyang... Tinga, buka na ba dyan? Parang mature ka na ata ngayon. Sige po. Mommy, bakit wala pa rin si Daddy? Kagabi pa siya umalis eh. Bakit hindi pa rin siya bumabalik? Mama, nagkausap na ba kayo ni Victor? Hindi niya na kasi sinasagot yung mga tawag ko. Well, he said something came up, pero hindi niya sinabi kung ano. Mama, is everything okay? Why do you ask? I just feel like something's bothering you. Really? Ano sa palagay mo ang bumabagabag sa akin? I don't know. Is it something to do with Victor? Well, it concerns Victor too. I called the office. Tinanong ko sa kanila kung alam nila yung emergency sa nangyari sa Batangas Port. Wala daw silang alam tungkol doon. I think Victor is just making it up. Nasaan ba talaga si Daddy? I think I know where he is. Saan? I'll be right back. Dito. Papasukin niyo ako dito! Nagsisinungaling kayo! Alam ko, tinatago mo si Ofelia! Papasukin niyo ako dito! Hindi ako naniniwala! Ilabas niyo siya! Nandiyan yung asawa ko! Victor! Victor! Mga bastos kayo! Pamilya kayo ng mga bastos! Mukhang ito! Victor! You better come out here right now! Hi! Victor! Hi! Ang ginagawa mo at sinisira mo yung pinto ng bahay ko? Ha? I don't even know you! So I don't have to explain anything to you. Victor! Ofelia! Mayabang ka din, ano? Eh ako lang naman ang may-ari niyang pintong sinisira mo. Tumigil ka nga dyan. Kingay mo. You know what? Hindi naman kita kilala eh. Kaya huwag kang makialam and get out of my face! Victor! Victor! Di mo kilala. Halika! Papakilala ko! Eh, gaga ka rin! Get off me! Sinasabihan, luminto ka! Ano ka? Bastos ka! Ako parang gusto mo talagang lumihin. Thank you.
Nakita ko. Dumalaw si Jason sa'yo? Yes, Lola. He was here. Nagtagal ba siya? Sandali lang po siya, Lola. Well, I just find it odd na dumadalaw siya na wala naman dito ang daddy mo. Nakita ko kausap niya si Stella sa may hallway. I wonder what they were talking about. Lola, they have a secret. Secret? Nag-promise po ako kay Mommy na hindi ko pa sasabihin kahit kanino. Pero I'm sure okay lang kasi kinuan po yan. Mommy wants to surprise Daddy sa wedding anniversary nila next month. Kaya laging kausap ni Mommy si Tito Jason kasi sa bar ni Tito Jason yung venue. Ah, ganun ba? Nakausap mo na si Aryana at si Ofelia. Nag-sorry na sila. Kaya hindi na kailangan pa-expel si Aryana. So, all an accident. No, Daddy. She pushed me. Did she really push you? Umalis ka ng ospital. Nagalit kay Ofelia at kay Aryana. Pagkatapos bumalik ka, tinanggap ko na anak mo nga si Aryana. Hindi po kami nagsisinungaling ni Mami. Totoo po may mga Serena. Dinukod po niya yung apo niyo. At ito po yung ginawa niya sa akin. Dahil sa ginawa mo, Aryana, hindi ka na pwedeng pumasok sa St. John Academy. You cannot expel Aryana. Why are you doing this, Daddy? Pinakampihan niyo yung dalawang yan. Dahil anak ko si Aryana.